Eh, ito na ngayon. Kailangan mahulaan mo. Tingnan natin kung mahulaan mo yung mga nakasama mo sa pelikula dati through partial shots of their faces or katawan or kamay. Tingnan natin. Guess who? Ako hindi ko mahulaan. At ay, ito parang alam ko. Teka muna, ha? Hindi kay Roderick Paulate. Ah! Si Richard Cepeda. Ay, Richard Cepeda. Tuloy yung nabanggit ko. Richard Cepeda. Alam mo na. Richard Gomez. Alam mo, makahappy sa'yo si Kuya Dick. Dahil inakala mo, siya si Richard Gomez. Hindi ako sure ngayon kung makahappy sa'yo si Goma. Ayan, Richard Gomez. Saka ilang pelikula kayo ni Goma? Madami-dami, no? Kasi parang naging love team rin kayo, di ba? Niligawan ka ba ni Goma? Richard. Ayoko magsalita kasi baka i-deny niya ako eh. So, parang niligawan siya ni Goma. Ay, bakit hindi ka naman niligawan? At nakikita ko yung mga fairy tale movies niyo. Bagay na bagay kayo. Ay, talaga, ito parang kilala ko. Sana wag akong magkamali, Papsa. Pero wait, parang Jimmy Melendez, Alfie Anido. Pero hindi, kung ako nakasama ba? Edgar Mande. Edgar Mande. Uy! A couple of years ago, I interviewed Edgar Mande sa LA. Nasa LA na siya. Happily married and doing very, very well. Ah, ito madami ito. Superman Miguel Rodriguez. Yeah, isa lang ang ganyang itsura, di ba? Ang gwapo-gwapo niya. May crush ako dyan dati. Lahat ba tayo may crush? Pops, lahat naman tayo naka-in love cake. Kasi nga, parang hindi mo alam si Miguel ba to, si Superman ba to, di ba? Eh, ito, tatak na tatak rin naman. Gabby Concepcion. Nakailang pelikula kayo ni Gabby? Yan, madami-dami. Ito, madami-dami ito si Gabby. Oo, kasi love team rin, naging love team rin kayo. Oo nga, girl, parang iba ang ngiti mo dyan. Iba, parang spaced out. Hindi mo napapansin, Pops. Kasi parang bang, I'm always in awe of his presence. Parang feeling ko nasa harap-harap ko si Prince Charles. Ano magiging feeling mo pag nakita uli kayo ni Gabby, who still looks so fresh, by the way, ah? Seriously speaking, one time in my vlog, sinurprise call ako ni Gabby. Doon pa lang nga nagsisisigaw ako at halos mahimatay na ako. Kung makita ko pa kaya siya, hindi ko alam kung anong gagawin so, ko. So, kailan lang tong surprise call na to? Nung birthday ko. Kailan to? That was last year. Oh my gosh! Oh, so, ayun. So, calling all producers. Alam niyo na po. Oh, ito. Nako. Albert Martinez. Ang bilis ng sagot. Memorize! Memorize it! Ayan. The granny of his face. That was a very popular relationship. Ilang taon kayo naging together ni Albert? 2.5. Pero napaka-intense yung 2.5 na yun, Pops. I don't wanna sound like I'm a kiss and tell. Ito parati akong merong ano, ha, disclaimer. Pero sa 2.5 na yon, mga 3 beses na kami nag-attempt na magtanan, pero hindi natutuloy. Wow, okay. Because bakit hindi siya ina-asthma? That's true. Ina-asthma attack si Albert. Due to stress, due to nervous, due to siguro indecisiveness pa. At ang bata niyo pa noon. Sinagot ko siya at 14. Naghiwalay kami. I was 16. I remember that breakup. At saka, Pops, it was because of, ano, Strangers in Paradise. Ah, nag-away kayo doon. Nagselo siya. Nagselo siya kay Tom Babauta, I think. Meron kaming pictorial sa swimming pool. Long story short, si Tom Babauta nakayakap sa akin ng ganon. Dinatnan ako ni Albert. Nag-walkout siya. Doon na nagsimula ang lahat. Oh, pag nakita ko si Albert, okay. Please send him my love and regards naman, Pops. Oh! It's been years. And of course, he ended up with my best friend, Giselle. You know, ang ganda nga eh, kasi di ba he ended up with a wonderful woman. And nakakatuwa pa na ito kababawan man, pero magkamukha sila ni Giselle. They look alike, ano? Nakakatuwa. And you know, what's touching about this, when I went to Victory to worship, nagulat ako merong tawag na tawag sa akin. Pagtingin ko si Lizelle. And that was the time pa maghihiwalay na kami ni Ricardo. She gave me advice that I will never forget. Nice to know that.